Ayan mga kumarites, atawas na nga ako at dito nga kami ibinabasa, Michelle. In fairness naman at pagpauwi nga ay napalapit naman ako ng babaan. Dahil itong kantuhan nga na ito ay lalakadin mo lang at ayun na nga, malapit na nga yun sa amin. Sa sobrang stress ko nga kaninang umaga ay hindi nga ako nakapag-in, ako naman. Inuna pa kasi ang pagmamarites kaya naman nakakalimutan kong mag-in. Napakahirap nga magpa-DTR lalo na kapag wala kang in. Kaya naman ang ginawa ko nga ay nagpalit na lang ako kaysa naman masabon ako ng nakatataas. Medyo mahihirapan nga ako sa umaga pagpasok dahil nga malayo pero pagpauwi naman ay malapit. Sa mga bago pa nga lang na nagpa-follow sa akin, ako nga pala si Mami Loy. Isa nga pala akong working mom na nagtatrabaho sa isang electronics company. Na halos 15 years na ata akong nagtatrabaho sa isang electronics company. At dito nga sa pangalawang company na napuntahan ko ay 8 years na halos ako. At dito nga sa binabaan ko ay meron ngang Robinson Easy Mart. Lahat nga ata halos ng babaan ko ay merong grocery store. At syempre dito na nga tayo mag-grocery kaysa naman tayo ay mapalayo pa. Doon nga sa huling binababaan ko ay dating ang DB Mart na ngayon nga ay Pure Gold na. Yun nga lang ay bawal na nga magbaba doon kaya naman dito na lang tayo mag-grocery. At syempre dating gawe kung ano lang yung kailangan yun lang ang bibilhin natin. Dahil sa totoo lang bawal tayo magpalabis dahil nga hindi nakakasya sa budget. Ang ginusto ko nga lang dito sa Robinson Easy Mart ay yung card nga nila ay walang expiration. Nung unang bukas nga nito ay nag-avail agad ako nung card nila dahil 100 pesos nga lang. At syempre pagkapasok ko nga ay kumuha na nga ako ng isang basket lang. Hindi naman kasi natin mapupuno yan kasi nga kung ano lang yung kailangan natin, yun lang ang kukunin ko. Minsan nga kahit anong galing mong mag-budget, kapag nga walang iba budget, ay talaga napakahirap. Kukuha nga lang ako ng mga kailangan sa bahay katulad ng mga tinapay. Dahil nga araw-araw nga ako nagbabaon nito, pati na rin ang aking anak. Kumuha nga lang ako ng cupcake na magkaiba ng flavor at saka fudge bar na magkaiba din ng flavor. Isang tasty, isang Colgate. At kumuha na nga din ako ng toyo at saka suka. Kumuha na nga din ako ng isang North seasoning at nagbayad na nga ako dito sa cashier. At kung tatanungin nyo nga ako kung magkano lahat yan ay nasa 700 plus nga lang mga mare. Pero dati nga yung 700 mo marami nang mabibili. So yan mga kumarites, nag-grocery muna ako dito sa Robinson. Mas malapit siya kung ang shuttle kung magbababa dito sa Shell, mas malapit. Pwede ko lang lakadin kasi dito lang yung amin. Papakaon ako sa darling ko kahit malapit. So yan na, dito yung daan ng amin. Mas maganda pala pag pauwi. Mas napalapit ako. Yun nga lang, pagpapasok, medyo malayo. Ito nga pala, may restaurant dito. Gusto kong kumain dyan. Wala lang tayong budget. Gutom na ako. So yan, dito na yung amin. Dito na yung kantuhan. Tatawid na tayo. Wala pa ang aking darling. Bigat din na rin aking bit-bit. Namili lang naman ako ng tinapay. Tinapay, Colgate, toyo, tsaka supa. Nakal. Mas malapit pala pag sa dyan ang babasa. Oo. Saan mga buwan na bilugan nyo? Sa terminal. Papasok pa. Pero may jeep naman na napasok doon. Hello, mga kumarites. Gutom na si kumarites. Salamin siya na Martes. Nakalimutan kong mag-in kanina. Na-stress ako dyan sa... Sabi mo? Ay di, nagpa-process na kami. Sabi ko dun sa katabi ko, parang malimutan ko katang mag-in. Ay! Nag-alag na lahat? Gusto ko po, pagtingin ko wala kang in, 6:45 na. Oh, ano sabi? Wala, edi late. Late. Paano? Inuuna agad ang maritisan. Napaupo muna. Hindi muna nag-in. Ay, yung isa kong kasama, si Al. Sabi ni Gisette, ikaw Al, may in ka? Sabi, oo naman. Sure ka? Teka. Inisip pa. Ay, nung pagtap, wala ding in. 6:47 siya, naging ako 6:45. 53 pesos din na tayo. Ay nako, nakakapagod na araw.
lumalabas pa na bagong stress na naman. Iniisip ko kasi, paano pag ako'y nagpanggabi? Saan ako sasakay? Panggabi? Mag-jeep ako, tapos... Lakad ka na lang, tumabakad sa kanto. Lilibang ka. Ba, ayoko nga maglakad. Ang layo din kaya. Mag-ohonda na lang ako. Doon din naman nadaan. Pwede rin yun. Mag-ohonda ka. Doon kumuha sa Honda kung saan kami sumakay sa Honda. Mag-memory enda tayo ng Pancit Canto. Tsaka kakapi ako. Iyan. May stress kasi ako. Iyawa. Alang galing, bilog. Siyempre. Ay, huwag mong hawakan. Ilalagay ko yun sa kapi. Ang pinapanood mo, darling? Huling lamay. Katatakutan yan? Huling lamay. Hindi ka sasakutan. At ayan nga mga kumarites, pagkadating nga namin mag-asawa ay nagluto nga siya ng aming mami merienda. Pagkadating nga sa hapon ay nagpapanyo na nga agad kami ng aming pagkain. Pero ng mga oras na nga yan ay gutom na nga kami, kaya naman nagluto ang aking darling ng pansit canton. At habang nagpapanyo naman siya ng aming mami merienda ay inilabas ko na nga sa rep yung aming uulamin. At syempre bawal ang words na yun dito, ang sasabihin ko na lang ay eggplant sa English. Ibibistek nga lang natin to para may sabaw. Kami nga mag-asawa ay tulong nga dito sa gawaing bahay. Pagka nga pagod na ako galing trabaho ay siya ang pinagluluto ko ng aming ulam. At lahat nga ng gawain dito ay hindi pwedeng hindi kami maghahati. Kagaya na lang nito, siya ang nagluto at naglagay ng seasoning, ako naman ang maghahalo. Papakain pa nga yun nung kanyang alagang aso, hindi ko pa nga sa inyo napapakilala, si Cody. Ayun nga yung alaga naming aso na dati-rati ay tuta pala, ang ngayon naman ay malaki pa sa akin. Ang breed nga pala ng asong yon ay Belgian Malinois mga kumarites. Kaya naman kung gusto niyo magpalahi ay pwedeng-pwede nga yung aso na yun. Pero syempre, ang katoang din naman ay aso, hindi tao. Nauna na nga magmerienda yung aking anak, kaya naman kami naman ang magmemerienda. At nanonood nga kami ng movie niyan. Ang title nga ng pelikulang yan ay Huling Lamay daw. Hindi rin ako masyadong nanonood ng mga katatakutan, kaya hindi ako masyadong nag-focus sa panonood. Hindi talaga ako fans ng mga horror movie, mga kumarites. Hindi naman ako takot sa dilim, pero ayoko lang talaga nakakapanood ng mga nakakatakot. Lalong-lalo na yung mga bigla na lang lalabas sa screen. Nasosobrahan na nga ata ako sa kape, kaya naman ayoko talaga ng mga horror movie, nagugulat ako lagi. Natapos na nga ako magmerienda at magluluto naman tayo. Ayan mga kumarites, kadadating ko lang sa bahay, nakapagmerienda na kami ng aking darling. Magluluto naman tayo ng ano, pang-ulam niya bukas. Gawa na. Kapag bukas ko pa ito lulutuin, sukbutan na ang oras. Bukas, iinit ko na lang. Bukas, panibagong stress na naman tayo. Ano? Nakaka-stress na sa trabaho ngayon, sa totoo lang. Magaganda itong ano, nabili ko, walang uod. Ating ibibistek. Bukas. Bukas, mag-iisip na naman kung anong uulamin. Meron pa akong bangus doon at saka tilapia. Maintindihan kung alin ang lulutuin. Meron pa kaming sinigang, yung niluto ko kahapon. Ay, hindi pala ako nagluto, yung asawa ko. Yun ang ulam namin ngayon. Habang nanonood nga kami at habang nagluluto din ang aming ulam ay tinuturuan ng aking asawa itong aking pamangkin. Ayan nga daw ay yung mga technique sa lastik ko. Sa gabi nga pagkatapos namin kumain ay nahihiga na nga kami ng maaga. Dahil nga maaga napasok ang mga estudyante kinabukasan. Alas 8 nga ng gabi ay dapat nga ay nakahiga na nga kami. Ako nga lang pala ang tagatikim nitong kanyang niluluto. Dahil nga minsan sa hapon pagkaawas nga ay nangangalus na ang aking mga katawan. Lalo na ang aking mga talampakan. Kaya naman maigi na nga lang at nagkukosa na nga siyang magluto. At luto na nga po ang ating bistek na eggplant. At ihahalo nga lang natin niyang sabaw dito nga sa eggplant na prito na. Yun lang naman mga kumarites, ang kaganapan ko ngayong araw. See you po ulit sa panibagong stress ng buhay ko. Bye!